badly stunned by this. Can I see it now here? They're opposite. Look, the goal was happening really quick, but the first one. Taong 2019 kung saan ay kasagsagang ginaganap ang World Boxing Super Series. Dito naglalaban-laban ang mga bigating world champion sa buong mundo. Kagaya nila na Uya Inoue, Nonito Donaire at marami pang ibang mga bigating pangalan. At ang isa nga sa kinakatakutang boksingero sa patimpalak na ito ay ang nooy WBO Bantamweight World Champion na walang iba kundi itong si Zulani Tete ng bansang South Africa. Ang natatanging boksingero na may hawak ng pinakamabilis na knockout na panalo sa buong mundo. Kung saan ay nagawa niyang tapusin ang kanyang kalaban sa loob lamang ng 7 seconds. Sa height nito na 5'11 at mayroong mahahabang mga braso ay kinukonsiderang napakahirap na kalaban nitong Afrikano. Dahil sa sobrang haba at tigas ng kanyang pangangatawan, ay lubhang mahihirapan ang sinuman na siya ay mapatumba. Kahit ang kalaban pa nga nito ay sina Uya. Buwan ng Abril taong 2019 ay naitakda na sana ang bigating laban nitong si Zulani Tete kontra sa isa pa nating kababayan na si Nonito Donaire para sa semifinals ng nasabing torneo. Ang kaso nga lang ay bigla itong nakansila dahil nagkaroon di umano ng malubhang injury sa balikat itong si Zulani. Kaya naman imbis na labanan ng ating pambato itong Afrikano ay nakaharap na lamang ni Donaire ang boksingerong si Stephen Yang bilang ang replacement na kalaban. Kung saan ay pinatulog lamang ito ni Nonito sa loob ng 6 na round. September 15, 2019, 5 buwan lamang ang dumaan, ay nagpa siya nang bumalik sa ibabaw ng luna, itong halimaw na taga South Africa. At para paghandaan ang unification na laban nilang dalawa ng halimaw ng Japan, ay kinakailangan muna nitong dumaan sa isang tune-up na laban. Kaya naman dito na umeksena ang ating kababayan na si Cuatro Alas. Kung saan siya ang napili bilang replacement na katunggali para lumaban dito kay Zulani Tete. Bago pa man magsimula ang laban na to, ay inaasahan na ng maraming mga boxing fans sa buong mundo na madali na lamang na matatalo nitong mas matangkad na Afrikano ang ating pambato na si Gianriel Casimero. At kahit pa nga ang promoter nitong si Zulani ay niluluto na ang susunod na laban niya kontra sa halimaw na si Naoya. Kaya naman sa gabi ng laban ay literal na ginulat ni Gianriel Casimero ang buong mundo nang pabagsakin nito ang mas matangkad at tigasing Afrikano. Tara at sabay-sabay nating balikan kung papaanong ginulat ni Gianriel Casimero ang buong mundo. Pero bago yan, palike and subscribe sana mga sir. Maraming salamat. Bago pa man magsimula at tumunog ang kampana, ay kitang-kita na ang laki ng diferensya ng dalawang boksingero. Dahil sa sobrang tangkad at haba nitong si Zulani Tete, ay tila ba nagmistula itong away ng isang high school na estudyante kontra sa isang grade school na bata. Sa unang round pa lang, ay nagsusukatan muna ang dalawa at pinag-aaralan ng bawat isa ang tamang distansya. Forward momentum. He really is. Gamit ang kanyang mabibilis na jabs at haba ng kanyang mga galamay ay pinapahirapan itong Afrikano na makapasok sa kanyang depensa itong si Gianriel Casimero. Kaya naman nakuha niya ang unang round ng laban. Could have been. It was just does enough. We commented last year, it was that fight last October. Yeah. And that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a 4 or 5. He can coach the fight, can't just tick you off and be happy with that. Quiet opening round, Casimero doing the edge. Sa sumunod na round ay tila ba nakapag-adjust na itong si Casimero. Dahil noong unang round ay hindi siya gaanong makatama. Dahil inaatake niya ng paabante itong si Zulani Tete.
Kaya naman ang ginawa nito sa round number 2 ay iniikutan niya pa kanan itong kanyang kalaban para mag-abang ng tamang tempo upang pakawalan ang kanyang pamatay na kanang kamao. Himself to me as that and also as the president, so I'm not sure which it was. Again, Casemiro got too much experience just to rush in because he knows he'll walk on the shots, but also with him not doing that means he's not being remotely effective. And even though Tete's not doing enough, he should be doing a lot more without right jabs, to be fair. Tete just looks huge in comparison to Casemiro. That's an advantage he always has over Trinkers. Two absolute geniuses, but it could also be a stink out of a fight. Is a little bit at the moment. Yeah, it is. You know, and again, Casemiro's trying to attack, but... Oh, short little right hand there. I thought it was half a head as well. Whatever, Tete's entourage came to the ring singing and dancing. Sa pangatlong round ng laban ay patuloy pa rin sa kanyang pagiging pasensyoso itong si Gianreiel Casemiro. Your move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it on. You gotta try and bring it to me. Lots of experience, though, Casemiro. Record of 5 wins and 2 defeats in world title fights. Tete 5-1. He's won his last 12 since September 2012. Hanggang sa dumating na ang tamang pagkakataon nang biglang nagkamali itong defending world champion. Dahil sa bigla ang pagyuko nito, ay agad naman na bumanat itong si Gianreiel Casemiro ng kanyang dalawang magkakasunod na kanang kamao na saktong tumama naman sa sentido ng Afrikano. Badly stunned by this. Can I see it now? Here? All of a sudden, look, that was happening really quick, but the first one did all the damage and he was gone. I can't see it there, but it was a great shot. He stepped around, the left foot's gone out. Bagsak ang kampiyon sa unang pagkakataon. Bagamat muli itong nakatayo pa, ay mababakas naman sa kanyang itsura ang kanyang natamong pinsala. Hilo at tila ba wala sa kanyang wisyo itong Afrikano. Kaya naman sinamantala na ito ni Casemiro at tuluyan ang tinapos ang laban. At tinanghal ito na bagong kampiyon at naging ganap na 3 Division World Champion. Ito na siguro ang masasabing pinakamalaking panalo nitong si Gianreiel Casemiro, kung saan ay ginulat nito ang buong mundo matapos siyang maliitin ng ibang tao. Pero kayo mga ma'am at mga sir, anong masasabi ninyo sa napaka-impresibong panalo nitong si Gianreiel Casemiro? Mag-iwan lamang na inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat!